guys. Mga lods. So, tumatakbo tayo ngayon. Nandito tayo sa Stone Mountain. Oh, ayan siya. Ayan yung kalsada. Grabe. Oh. So, nakikita niyo na yun. Oh, ayan, nag-ano sila. Nag-ano yan. Nag-ano din yan. Nag-video rin yan. Ayan, may camping. Ayan, so ayan mga lods, merong isang ano dito. Anong tawag dyan, bay? Big horn. Oh, yung parang ano siya. Big horn goat. Parang usa siya na ano. Kaya ayan, Stone Mountain to. So napapaligiran siya ng bato. Bato na mga ano, mga bundok na bato. Bato na mga stone. Ayan. Bundok, tawag doon, bundok na bato. Yeah, Stone Mountain. So, ang lugar na to is Stone Mountain. Sa Summit Lake. Summit Lake, then Stone Mountain. Yeah. And mga lods. So, ayan ang daanan namin. Nasa gilid kami ng Stone Mountain. We are so lucky na napunta dito. So, first time namin bumiyahe dito na first time namin bumiyahe dito papunta sa Yukon territory, no, saka kaya medyo ano kami, nag-ano kami sa kalsada. So pag winter dito mahirap magbiyahe dito. Kasi matarik talaga yung mga kalsada, mahirap matarik yung mga dinadaanan namin. Kaya sinasabi nila na ano, tsaka dito kailangan uminto ka sa mga brake check. Kasi pag hindi ka uminto at may police or di kaya sinumbong ka ng ibang truckers, mga ibang truck or nang may nag-report sa'yo, hulihin ka. Ayan. That's right. Ayan. Kaya kailangan sumunod ka sa mga rules dito, sa lalo pagdating sa mga brake check. Kasi ang kalsada dito, pag sinabing brake check, ibig sabihin matarik yung kalsada, may palusong na matarik, kaya kailangan mo mag-brake check. Ano lang naman siya, minutes, 4 to 5 minutes, ganun. Tapos pwede ka na ulit tumakbo. Importante yun mag-brake check ka. Kasi baka mamaya, pag lusong mo, wala kang preno, saan ka pupulutin? Bye. Pulutin ka sa kangkungan. Tama ba, bay? That's correct. Ayan. So, ganito ang ano dito. Ganito ang kalsada dito. Kaya, bago ka mag-drive dito sa Canada, kahit gano'ng katagal sa ibang bansa mag-drive, kahit anong bansa, Saudi, Europe, Philippines, kahit anong bansa ka galing, pagdating dito sa Canada, back to zero ka. Magsisimula ka ulit mag-schooling, simula sa kotse hanggang sa trailer. Sa trailer, kailangan mong mag-school lang 244 hours. So, yun ang ituturo sa'yo yung mga advantage pagdating sa winter, sa kalsada, sa truck, pre-trip inspection, sa mga pagkano ng ano, sa air brakes. Ganun. Lalo dito pagdating ng winter. Kailangan padiskarte ka. Alam mo yung mga gagawin mo. Bago ka bumiyahe, kailangan nakaplano yung ano mo. Nakaplano yung biyahe. Nakaplano mo yung rota mo. Tsaka magbibigay ka ng oras para mag-advance ka, para kung sakaling may saradong mga kalsada, lalo pag winter maraming sinasarang kalsada dito pagka hindi nila papadaanan yung kalsada, so isasara nila yan bago nila buksan yan, yung pwede na siyang madaanan ng mga truck, ng mga sasakyan. Yun yung ano dito. Kaya sa mga gustong, sa mga nag-a-apply o sa mga gustong mag-drive dito,
tanong or magano kayo, mag-comment kayo sa channel ko. Comment kayo at sasagutin natin yan. Kung ano ang tanong, kung ano yung mga tanong nyo. So ayan. So malayo pa yung ano, malayo pa yung tatakbuhin namin. Halos isang araw pa. Isang araw pang tatakbuhin namin bago kami makarating. Akala mo eh, ano lang, kaya lang, yun nga lang. Talagang ano yung kalsada dito. So walang signal dito, walang signal kaya mahirap. Mahirap ang signal dito, pag dito ka na-stuck, wala na. Akala ng pamilya mo, wala ka na. Pag dito ka na-stuck, pagdating ng winter, mga dalawang araw, tatlong araw kang walang signal dito, magugulat yung pamilya mo kung asan ka na. Tatawag na sa, ano yun, tatawag na sa opisina. Sige, sa mga kakilala mo. Baka missing ka na. Para ano nangyari sa'yo pag dito ang biyahe mo. Yun ang ano dito, yun ang kailangan ni maging ano ka, maging alerto ka, maging ready ka sa lahat ng ano. Especially sa talaga sa winter season. Ibang ano dito, ibang takbuhan dito pagka sa winter. So si ano pa rin, yung partner ko pa rin ang nagdi-drive, si Pinoy Vista Tracker, siya pa rin ang driving ngayon. So may kami. Kasi Sunday ngayon dito, no? Sunday ngayon dito, so bukas pa ang nito. Bukas pa ang unloading, ang unloading namin. Ang bukas ng ano? Ang bukas ng deliveran, Monday. Sa lugar tayo ng sa lugar tayo ba na ano, hindi mo alam kung makakabalik ka pa o hindi na. pag winter dito parang pag winter dito at ikaw lang mag-isa tapos ang intuan mo nasa ganyan, ayan o, Watson Lake 365, Watson Lake 365 kilometer. Pakala ko yung mga ano, Lake Watson Lake pala. Watson Lake. Summit Lake, yun yung magandang ano lang doon, magandang view. So, yeah. Ano siya? Akala mo, ano lang siya, yung parang ano lang, normal road lang. Parang ano lang siya, pangkaraniwan lang, pero pagka first time ka dumaan dito or magbiyahe dito, mag-travel dito eh. Sa mga pangkaraniwan na lang dito sa mga professional driver, lalo sa mga professional truckers, pangkaraniwan na lang dito yung mga ganitong kalsada. Pag summer, pero pag winter to, baka sabihin mo pag winter to, hindi ka nababalik dito. Summer to, pag nakita mo na nag-black ice dyan ako. Pag summer to, pero pag yung winter na, baka sabihin mo ayaw ko, ayaw. Pag ano to, nag-block kasi sisag-sigsag to nito. Wala pa namang ano. Lalo, pag, namang lalo pag yung ang winter eh, matapos na siya. At yun, nag-ano to, nagkaroon ng mga black ice. Mga ganyan sa unahan, may mga malalaking kambing dyan. Tapos dito, pagkagabi dito, eh, kailangan eh, alerto ka rin. Pero, kasi may mga tumatawid. Ewan ko lang kung may nabiyahe, wala ka nabiyahe. May mga tumatawid dito ng mga wild animals. Ng mga bison, moose, mga ganun, deer, mga ganun, malalaki. Minsan malalaki yan. Minsan nasa gitna ng kalsada yan. Eh pag mga ganito, hindi mo na maihintuan yan. Mababangga mo siya. Mababangga pa. Kaya may pangyayari na ganun. Masira yung bumper mo, bumper ng truck. Lalo pag malaki yung nabangga mo. Ayan, nakikita na tayo. Nasa gilid lang siya ng kalsada. Maliit lang to. Baby deer pa lang yan. Ayan. Kita mo siya. So, paano na sila dito? Pag-alagala lang sila. Ayan.
wild animals dito yan. So, pagkagabi yan, hindi mo mapapansin kasi madilim. Eh, magulat ka na lang, nasa gitna ng kalsada yan. Pero mayroong mga animals na, mga wild animals na ano, alam nila pag nailawan sila, alam nila na ano, na may sasakyan. So, kailangan eh, alerto ka. Kaya lang, may pagkakataon talaga na, wala, no choice ka na, so babanggain mo talaga sila. Mababanggaan mo talaga. Yan ang ano dito, pagka, lalo pagkagabi, madilim. Kaya ang iba dito, pagka, pagkagabi siya, napapahinga muna. Umaga na, or ano, papaumaga na, umaga na magdadrive. Dun ba eh? Sa Watson Lake. Mababaw lang yan eh. Kaya mo ba tumagal dyan? Tapos, magdating ng ano, obo-obo. Obo ka na ba? So, ayun. Na-share ko lang sa inyo yung ano, Stone Mountain at Summit Lake. Stone Mountain, yung mga dinadaan namin. So, ayan, sa ngayon hanggang dito lang muna at abangan nyo ang aming Ligo Challenge mamaya kung sakali man may meron kaming maliliguan na lake. So Ligo Challenge sa gitna ng lake, tama ba bay? Yan muna mga lods, sa babay.